Welcome back to my channel. So, in this video, ibibigay ko sa inyo yung aking 5 tips na pwede kayong makatipid when you're planning to visit Korea. So, ano-ano nga ba yung 5 tips ko ngayon? Let's go! Number 1, don't bring things na over dun lang sa kailangan nyo when you're coming to Korea. Bakit? Kasi mamimili pa tayo, di ba, ng pasalubong when we go back to the Philippines. So, kailangan mo ng space sa loob ng iyong maleta. So, pagpapunta mo dito, hindi mo naman talaga kailangan na magdala ng too much luggage. Kasi kung hindi, mamimili ka pa ng pasalubong, mau-over baggage ka. And it's very expensive, lalo na kung magbabayad ka ng per kilo na over baggage mo. Naranasan ko yan dati sa AirAsia and they are asking me to pay 200,000 won or 10,000 pesos mahigit. Mas malaki pa sa na-purchase ko na ticket kasi at the time, naka-purchase ako ng sale na ticket. So, number one tip, huwag kayong magdadala ng sobra-sobra sa pangangailangan nyo para pagbalik nyo, meron pa kayong space para doon sa mga pasalubong ninyo. Number 2 tip, transportation. Merong 3 kinds ng transportation dito sa Korea, lalo na kung nasa Seoul kayo. Meron kaming bus, subway, and we have taxi. But, instead of riding a taxi, I suggest you guys na mag-ride na lang kayo ng subway or ng bus. Sa subway, madali lang po yun. Gagawa ako ng separate na video. Tuturuan ko kayo kung paano sumakay ng subway dito sa Korea. For the bus naman, madali lang sa amin kasi per number siya. Once na tama ang number mo, ibig sabihin, tama ang route na pupuntahan mo kasi dito by route. Kahit napupunta siya kunyari sa same terminal, pero magkakaiba sila ng iikutan. So, dapat tama ang number na pupuntahan mo. So, about dun sa mga number ng buses, I'm also not familiar sa number ng buses dun sa Seoul, but I will try to help you and research all the information that you will be needing. Just comment on the comment box down below para matulungan ko kayo. For my third tip is yung food. So, tayong mga Pinoy or tayong mga turista, pag nakapunta tayo sa ibang bansa, we want to try different foods doon sa bansa na yon. Same dito sa Korea. We have so many delicious foods here in Korea. So, if you want to try that one and kung grupo naman kayong pupunta, I suggest na huwag kayong bumili ng same na pagkain. Bakit? Para matikman nyo lahat. So, instead na pare-pareha kayo, bumili kayo ng magkakaiba and tikman-tikman ninyo. Now, for dinner or for lunch, I suggest naman sa inyo, lalo na kung matao yung place, huwag kayong pupunta dun yung kasagsagan talaga ng lunch. I think especially lunch. Kasi kung hindi, yung mga restaurant, instead of buying different kinds of ulam, they will ask you to buy same. As in, kung ano yung order ng isa, yun na ang bibili niyong lahat. Bakit? Kasi para isang lutuan na lang sila, hindi na sila mahirapan kumuha ng mga orders. Based on my experience yan, dun sa Dongdaemun. So, if you are planning to go there and then eat there, I suggest na pumunta kayo na after or kumain kayo after ng kasagsagan ng lunch break, like 1:30 to 2 p.m. For my fourth tip naman po is yung hotel ninyo. Kahit na maliit yung hotel ninyo, walang problema dahil lahat ng hotel dito, I'm sure ay malilinis naman po. Meron kami ditong tatlong klase. We have the hotel, yung pinakamahal, motel, alam niyo naman po yung motel. And then we have yung may sumunod pa sa mas maliit sa motel. Or pwede kayo sa mga Airbnb, pwede kayo maghanap doon kasi sabi nila mas mura daw doon. Bakit? Lalo na kung mag-i-stay lang kayo dito for a few days,
mahirap gumastos ng malaki, lalo na mahal ang mga gastusin namin dito sa Korea. So, I suggest na kahit pumili kayo yung pinakamura, I'm sure malinis naman yan, basta may tutulugan lang po kayo. And then, tip ko lang din po, if last day niyo na or first day ninyo, syempre kung first day ninyo, sometimes darating kayo dito gabi. So, meaning, hindi nyo magagamit yung morning time dun sa hotel. So, masasayang yung half day nung binayaran ninyo. So, what I suggest, same with pauwi ah. So, what I suggest, why don't you just stay sa jimjilbang namin or sa spa houses namin dito sa Korea? Why? Because in there, meron sila doong mga lockers. So, you can put all your things there. And then, at the same time, pwede kayong matulog doon. Meron na rin restaurant doon. Pwede pa kayong mag-sauna. So, yeah, I suggest na doon na lang kayo mag-stay. Kung mag-i-stay lang naman kayo for half a day. So, you just have to pay around 7,000 pesos. 7,000 won to 10,000 won. Roughly around 500 pesos. 350 to 500 pesos. Laking tipid, diba? Unlike sa magbabayad kayo ng 2,500 na hotel. For my last and final tip is the pasalubong. So, where can I buy cheap pasalubong here in Korea? There are so many cheap things in Korea that you can buy as pasalubong. Not only yung mga nilalagay sa refrigerator, mga pins. Marami niyan sa Dongdaemun. Minsan makikita nyo. And kapag bibili kayo ng pasalubong ganito, when you go to Dongdaemun, marami nang nag-o-offer dyan sa labas pa lang. I suggest na magtanong-tanong muna kayo and then go up kayo sa third floor ng isang shopping mall doon. Basta doon lang siya. Minsan mas mura doon. And if you're going to buy many things, manghingi po kayo ng discount. And I'm sure they will give you discount because you're foreigners. Mababait naman po yung mga seller dito ng mga Koreans. Huwag lang ajuma. Ajuma means yung may a little na edad na kasi minsan matataray sila. Yeah, that's it. So, instead dun sa Dongdaemun, dun sa last na video ko, yung underground market, marami din kayo doong great buy. Marami kayo makikita. Minsan nga, mas mura pa sila kaysa doon sa Dongdaemun. So, no need to go to the Dongdaemun. Basta na malapit lang kayo sa may subway area. Lahat po yan halos merong underground market. Meron underground sa Incheon. Dun sa nilagay ko na video sa express bus terminal. And marami pang iba. Anyang, Ansan. Yan, meron lahat yan. So, you can find great deals there as well. And don't forget to ask for a discount. Paano nyo sasabihin yung discount? Kakaji sa'yo! Kakaji sa'yo! So, yun ang aking fifth and final tip. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. If you have more comment, suggestion, question, feel free to comment on the comment box down below. I will do my best to answer all the questions that you are asking me. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up and hit that subscribe button para maging subscriber na kita. So, that's it for today. Once again, thank you so much for watching. See you on my next video. 안녕, 친구들! 다음에 봐요!